tayo ay magpapatuloy sa ating binuksang bagong libro. Dalawang linggo po na po natin kinukuha ito sa libro ng Genesis. At itutuloy po natin kung saan nagtapos si Pastor George. Mula sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang sa dulo verse 31. At kukunin po natin ng buo ang Genesis chapter 2. Mari po nating basahin ang Genesis 1. Ako po ay bumabasa sa salin ng magandang balita. Kung ano man ang mga salin na hawak po ninyo, sabayan po ninyo ako sa pagbasa na makikita rin po ninyo sa harap. Genesis 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw." Genesis 2 verse 1. "Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala nang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa napagpaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Ngunit, mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawagin ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batang onise. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinatawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Iniligay ang Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kinain mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid.
Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man lang sa mga ito ang nagbagbagay na makakasama at makakatulong niya. Kaya't pinatulog ni Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Magsiupo po tayong lahat. Muli, magandang hapon mga kapatid. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng libro ng Henesis. At ating pinamagatan ang ating mga talata sa hapon na ito, ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa paglikha sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa paglikha sa atin. Hahatiin po natin sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi, ang paglikha ng tao mula Henesis 1:26 hanggang chapter 2, verse 7. Ang ikalawang bahagi, trabaho at mundo ng tao mula Henesis 2, talata 8 hanggang 2:17. At ang ikatlong bahagi, kasama ng lalaking tao mula Henesis 2, verse 18 hanggang dulo na ho ng chapter 2, verse 25. Umpisahan na ho natin sa unang bahagi, ang paglikha ng tao. Itong nakaraang mga linggo, tayo po ay nag-umpisa sa libro ng Henesis. At alam po ninyo mga kapatid, talagang kung ako tatanungin nyo, ako ay tunay na nabighani sa lahat ng katotohanan patungkol sa ginawa ng Diyos nating makapangyarihan. Nakita nga natin, sinabi nga sa English, pinakita dito ng itunuro ni Brother Peter at Pastor George yung forming at filling ng mundo. Diba? Binuo niya at pinuno niya. At sa pag-aaral natin sa libro ng Henesis, magkakaroon naman tayo sa hapon ng pribileyo na makikita natin ang huling bahagi ng unang kabanata at ang buong kabanata ng chapter 2. Na ito ay nakasentro saan? Nakasentro sa gitna ng lahat ng ginawa ng makapangyarihang Diyos. At ano ito? Sino ito? Walang iba kung hindi tayo. Noong mga nakaraang talata, nakita natin kung paano ginawa ng Diyos ang mga hayop na lumilipad, ang mga hayop na lumalangoy, ang mga hayop na naglalakad sa lupa. Nakita natin ang lahat ng iyon at ngayon sa hapon na ito, makikita natin kung paano ginawa ng makapangyarihang Diyos ang tao, ang lalaki at babae. Ngayon, para lang natin maintindihan yung ating pinag-aaralan sa hapon na ito, mabilis na review lang ng chapter 1. Makikita natin sa Genesis 1, nakita natin kung paano ginawa ng makapangyarihang Diyos ang universe. Diba? Nakita natin kung paano ginawa ang universe, pati ang mundo. Ang kalawakan at ang mundo. Makikita natin ito nung Genesis 1, nakita natin kung paano pagkakasunod ginawa ito ng Panginoong Diyos mula sa unang araw hanggang ika-anim na araw. Ngayon, pagtitingnan natin ang Genesis chapter 2, kumbaga, pag pinag-aralan po ninyong mabuti ito, ang Genesis 2 ay kumbaga ang mas malawak at mas malalim na diskusyon patungkol sa nangyari sa araw na day 6. Okay? Yung ika-anim na araw, ipinakita sa atin, nang binasa natin kanina, ay ang paggawa sa tao, sa lalaki at babae, yung chapter 1, yung huling bahagi. Pag tiningnan natin yung ikalawang kabanata ng Henesis,
Ibinigay dito sa pagpapala ng Diyos nang isinulat ito ni Moises ang detalye ng nangyari sa ika-anim na araw. Ngayon, kung titingnan po ninyo, mula Genesis 1 hanggang chapter 2 verse 3 sa mga Biblia po ninyo, kung ikukumpara nyo mula chapter 2 verse 4 hanggang dulo ng chapter 2, ikukumpara nyo yung unang bahagi at itong chapter 2 verse 4 hanggang dulo ng chapter 2, mapapansin nyo sa mga Biblia ninyo ay mayroong onting pagkakaiba kung ano ang pagkakatawag sa Panginoong Diyos. Makikita po ninyo iyan. Pag tiningnan nyo nga sa Genesis chapter 1, pag tiningnan nyo yung ginamit na salita dyan sa English, God, okay? Sa Hebreo, Elohim. Makikita po ninyo yan, Diyos. Pag tiningnan nyo bigla sa Genesis chapter 2 verse 4 hanggang sa dulo ng chapter 2, hindi na lang ginagamit ang salita na Elohim. Hindi lang God. May idinagdag na ho. Ang ginamit na sa English, Lord God. Ang ginamit, pag tiningnan nyo sa Hebreo, Yahweh Elohim. Kung hindi, Jehovah Elohim. Yung sa unang bahagi, God lang. Pagdating dito sa chapter 2 verse 3, ginamit na Lord God, Yahweh Elohim. Ngayon, dahil dito, may mga magsasabi, may mga magtatanong, bakit dalawang pangalan ang ginamit dito sa libro ng Genesis? Sabihin ng iba, yan ang isang patunay na talagang hindi pare-pareho ang nakasulat sa salita ng Diyos. Nagko-contradict. Yung iba naman ang sasabihin, kaya dalawa yan kasi iba ang sumulat sa Genesis 1 at iba ang sumulat sa Genesis 2. Alam po ninyo mga kapatid, unang-una na gusto nating linawin. Ang salita ng Diyos ay iisa lamang ang turo. Iisa lamang ang turo, hindi niya kukontrahin ang sarili niya. Bakit? Dahil isa lamang ang makapangyarihang Diyos na siyang tunay na akda ng salita ng Diyos. Isa lamang po ang Diyos na siyang may akda ng buong salita ng Diyos. At dahil isa lamang ang Diyos, makikita ngayon natin, sasabihin natin, Brother Rico, so paano natin iintindihin bakit magkaiba ang pangalan na ginamit sa Genesis 1 hanggang Genesis 2? Ganito po yan mga kapatid. Pag tiningnan niyo sa Genesis 1 hanggang Genesis 2 verse 3, ang itinuturo doon, ang ipinapakita doon patungkol sa Diyos ay ang makapangyarihang Diyos. Pinapakita doon si Almighty God, di ba? Mula sa Genesis 1, day 1, day 2, day 3, makikita mo talaga noon kung hindi kayo namangha, kung hindi kayo nabighani dahil lamang sa salita ng Panginoong Diyos, pag sinabi niya, nangyayari. Di po ba? Isipin niyo yun, pag sinabi niya magkaroon ng ilaw, nagkaroon ng ilaw. Pag sinabi niyang mahiwalay ang langit sa lupa, nahiwalay. Dahil lamang sa salita niya. Doon makikita natin our almighty and super powerful God. Ngunit pagdating naman sa Genesis 2 verse 4, ang ginamit na pangalan ng Diyos ay Yahweh Elohim. Ano ang masasabi natin dito? Alam po ninyo, pag tiningnan nyo yung salitang Yahweh Elohim, yung salita na yan, mga pangalan na yan, ay kumbaga parang personal na pangalan ng makapangyarihan Diyos yan. Parang personal na pangalan. Kung titingnan nga po ninyo ang mga ginamit dito, kumbaga pagdating sa Genesis 2 verse 4, kanina ipinakita Almighty God. Ngayon, ang titingnan natin, hindi lang siya almighty, pero a very loving, intimate, and personal God. Mas personal ang pangalan na Yahweh Elohim. At mas maiintindihan natin mamaya yan hanggang kukunin natin ang lahat ng mga talata. Kaya nga't sinabi sa talata 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit. Mula sa mga talata na ito, unang makikita natin ano?
ang katotohanan na Diyos na San Tatlo. Isang Diyos, San Tatlo. Tri-unity. Mula na sa tinuro sa atin ni Brother Peter hanggang itinuro sa atin ni Pastor George last week, mula pa lang sa Genesis 1, makikita natin na mayroong isang Diyos na San Tatlo. Okay? Malinaw. Bakit natin sinabing Diyos na isa na San Tatlo? Kasi pag tinignan ninyo ang mga salita, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan. Makita nyo yan sa English, ang tawag dyan, plural. Ano ang plural sa Tagalog? Tinitingnan kita, dibdib. Ano bang plural sa Tagalog? Maramihan. Parang ganun, di ba? Sa English nga, ang ginawa dito, let us make man. Let us make man. Sasalin natin, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Makikita muli dito ang katotohanan ng Diyos na San Tatlo. Kung titingnan niyo nga yung salita na Elohim, alam po ba ninyo, muli sa salitang English, plural version niya ng salita na El, ang Elohim. Kaya nga mula sa talata na ito, sinasabi nga, ngayon likhain natin ang tao sa ating larawan. Their own image. Para sila ang mamahala sa mga isda, mga ibon sa himpapawid at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. At anong sinabi sa verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Ngayon, kung titingnan natin ang mga talata bago po nito, makikita natin ang ginawa ng Panginoong Diyos sa mga ibon ng ibang mga hayop. Palaging sinabi, di ba? Sa English, alam, sigurado ko idinin ito ni Pastor George, according to their kind. Katulad ng kanang wangis ng ibang hayop. Di ba? According to their kind. Ngunit sa mga talata natin sa hapon na ito, hindi ganun ang sinabi. Bakit? Ano ang sinabi? Ang tao, ang lalaki at babae ay nilikha ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, according to God's very own image. Ano yung ibig sabihin ng wangis na ito? Anong ibig sabihin po ng katotohanan na ito? Alam nyo mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, di po ba talino? Kapasidad mag-isip. Kapasidad mag-rationalize. At alam po ninyo, ang lahat yan, yan lang yung ilan na mababanggit kong katangian. Dahil ang tao ay may talino, kapasidad na mag-isip, kapasidad na pag-isipan ang mga bagay, rationally. Dahil dyan, tunay tayo ay kawangis ng Panginoong Diyos. Kasi pag inisip niyo, pag tinignan niyo mga hayop, alam niyo, they all work on instinct. Hindi sila katulad natin. They work on instinct. Tayo nakapag-iisip. Tayo nakapagbibilang. Tayo ay nababalansin natin kung ano ang tama at hindi tama. At dahil dyan, tunay tayo ay ginawa at nilalang nakawangis ng makapangyarihang Diyos. At ano pang sinabi? Sinabi sa verse 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sinasabi nga dito that God blessed man. Na sila ay magpakarami. Punuin nila ang mundo. Sila ang mamamahala. Anong ibig sabihin nito? Sila ang magpapatakbo ng mundo. At hindi pa nagtatapos doon. Pag tinignan niyo verse 29 hanggang 31, ano pa ang sinabi ng Panginoong Diyos? Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakapagbibinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Ano ang makikita natin sa mga talata na ito? Dahil sa grasya at pagpapala ng Diyos, hindi lang niya binigyan ng tirahan
ang tao, ngunit binigyan niya pa ng mga halamang makakain ng tao. Lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Grabe ang Panginoong Diyos, no? Talagang bawat detalye inisip niya para sa ating tao. Isipin niyo ito, ito ang makapangyarihang Diyos ng buong kalawakan. 'Di ba? Kaya gustong-gusto ko nga 'yung sinasabi, what is man that we are always, hindi ko alam eksaktong verse, sigurado si Brother Peter mas magaling sa memory verse. Iniisip tayo palagi ng Panginoong Diyos. Who are we? Pero grabe ang detalye na ginawa dito ng Panginoong Diyos. At makikita pa natin lalo mamaya. At matapos ang lahat ng ito, ano sinabi sa verse 10:31? Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. At lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. Sinabi nga sa salin na Ingles, and God saw that it was very good. Yan ang sinabi sa salin na Ingles. Ano sinabi pa sa talata na ito? Pagdating ng ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Siya ay nagpahinga. God rested on the seventh day dahil ba napagod siya? Hindi po. Hindi napapagod ang makapangyarihang Diyos. Bakit nagpahinga ang Panginoong Diyos? Dahil kumpleto na ang ginawa niya. And God rested on the seventh day. Ngayon, matapos natin makita ang malawak na nangyari sa ika-anim na araw, tingnan natin ngayon ang mga detalye. Verse 1 ng chapter 2, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig at tumidilig sa kapatagan ng lupa. Verse 7, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Mga kapatid, nung nakita nga natin kanina, nakita natin ay yung malawak na nangyari sa day 6. Pagdating dito sa chapter 2, binigay sa atin ang mga detalye. At ano ang sinabing idinagdag sa talata 5 na detalye? Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Ano ang kulang pa rito? Wala pa ang tao. Wala pa po ang tao. Kaya nga pagdating sa verse 7, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pag tiningnan niyo ang mga talata na ito, sa talata 7, pag tiningnan niyo mabuti, kumbaga, ang tao ay gawa sa dalawang bagay. Technically. Ano ang unang bagay na tayo ay ginawa? Tayo ay galing sa alabok. Sa English, dust. Alabok. At ano ang ikalawa? Ay ang mismong hininga ng Panginoong Diyos. Tingnan natin ang salita na alabok, dust sa English. Sobrang kapansin-pansin po ang salita na ito. Una, sinabi, pag pinansin ninyo, yung salita na ginawa, sa English, yung ginamit na salita dyan, formed. Alam niyo yung ginawa, yung salita na form. Pag tiningnan nyo ito sa original na salita na Hebreo, kumbaga, parang itong isang master craftsman. Alam niyo yung mga nagsuskultura? Okay, yung mga magagaling na
artist, hindi artista, okay? Na nag-eskultura, master craftsman, yung mga artist na nandito. Ito ang ginagamit na salita dito ng ginawa ng Panginoong Diyos ang tao. Ginawa, form. Yung salita na form, diba dun sa mga ibang ginawa ng Panginoong Diyos, sinabi niya, nangyari. Pero dito, hindi lang ho ganun. Talagang ginawa niya. He formed. He crafted. Sobrang special talaga tayong tao. Talagang tayo ay pinagdulutan ng oras ng Panginoong Diyos. Yun ang makikita natin sa talata na ito. Ngunit pansinin nyo, tayo ay ginawa saan? Sa alabok. Dust. Dust. Pero hindi ito, huwag nyo isipin, ito yung sinasabi, pag inisip nyo alabok, ito yung mga maliliit na lumilipad. Pag tinignan nyo ang salita na ito, sabi nga nung historian na si Josephus, ito ay parang pulang lupa na may halong tubig. Okay, ganoon ang salita na ito. Pulang lupa na may halong tubig. Ito ang sinasabi po dito. At ano para sa atin ito? Una, makikita natin na tayo ay gawa sa alabok. Muli, ano makikita natin sa Panginoong Diyos? Makikita natin na talagang almighty siya. Sobra talagang tindi ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Bakit kamo? Mula sa alabok, ginawa niya tayong tao. From dust, from alabok. Ano para sa atin to? Alam niyo, pag nakita natin ang mga talata na ito, kailangan tayo ay ma-humble. Tayo ay maging talagang tunay na maging mapagkumbaba. Bakit natin sinasabi ito? Mga kapatid, tuwing iniisip natin na tayong tao, di ba? Ay sobrang galing, sobrang talino. Minsan, iniisip natin na mas magaling pa tayo sa makapangyarihang Diyos, balikan natin ito. Bakit? Isipin natin na galing tayo sa alabok. At hindi lang yon. Pag iniisip natin, minsan na mas marunong pa tayo sa Diyos, mas alam natin sa Diyos, balikan natin ito. O nga pala, nanggaling ako sa alabok. Kung hindi sa grasya at pagpapala ng Panginoong Diyos, tayo ay alabok. Kaya nga't, pag-iisipin natin mga kapatid, talagang, ang mga talata na ito should really humble us. At hindi lang yon, hindi nagtapos doon. Pinagpatuloy pa. Anong sinabi? Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, ano pang sinabi? Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Grabe ito. Bakit kamo? Isa to sa mga paborito ko. Hiningahan niya. Sa English, God breathed life into man. Naniniwala ako literal ito. Isipin nyo, nung ginawa niya ang tao, ay di ko alam kung nakahiga tayo ng ginawa, biglang siya, nagkabuhay tayo. Wow, grabe yun. Wala tayong makikita sa salita ng Diyos na hiningahan ng Panginoong Diyos na ginawa niya at nagkaroon ng buhay. Wala. Kumbaga, nung ginawa tayo ng Panginoong Diyos, talagang personal. Very intimate. Sabi nga nung anak ko kaninang umaga, Daddy, nung narinig kong gumano ka, naamoy ko nga yung hininga mo eh. Pero hindi, di ba? It's a very personal thing. Tama ba? Talagang wow. Kita mo na kagad ang grasya at pagpapala ng Diyos. Binuo niya tayo, ginawa niya tayo mula sa alabok, at nung nandun na tayo, breathe life. Mga kapatid, kapiraso lang yung pagdating pa natin sa ibang mga talata, lalo na talaga dapat tayo mamangha at mabighani sa Panginoong Diyos. Kaya nga, tanungin ko kayo, pag dumarating mga panahon na talaga nag-iisip tayo na ayoko na kay Lord, Lord, sa tingin ko, mas alam ko ginagawa ko kesa sa ginagawa mo, mukhang nakalimutan mo yata ako, alam mo, balikan natin ito. Kaya nga yun ang ginamit natin sa libro ng awit kanina doon sa Old Testament eh. Ang ganda nun sa English, yung we are wonderfully created by God.
Yun ang sinasabi nun sa English. Kaya nga't, pag dumarating ba ang panahon na parang talagang nag-iisip tayo na ayoko na, balikan natin ito mga kapatid. Kung hindi sa grasya at pagpapala ng Diyos. Alam nyo ba yung mga daliri na ito, hindi nga ito magawa ng mga siyentista, ng mga matatalinong mga, sa sobrang tindi nito. Yung detalye ng galaw na yan, walang makagawa niyan. Tingnan mo na lang yung langit nga eh. Makita mo sa gabi, punong-puno ng bituin. Yun ang Diyos na gumawa sa atin. Tingnan nga natin ang ikalawang bahagi. Kanina ang paglikha sa tao, ngayon ang trabaho at mundo ng tao. Verse 8, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. May mga nagtatanong, Brother Rico, saan sa tingin mo ang Eden? Saan itong paradise na ito? Sinabi ko nga, kung alam mo, sabihin mo sa akin, wala nakakaalam. Walang makapagsabi. May mga ibang mga dalubhasa, pinag-aralan nila, sinasabi nila, ito marahil ang lugar ng Mesopotamia. Sabi nga, yung lugar ng Mesopotamia is modern-day Iraq. Pero hindi natin alam. Walang sinabi. Pag upo ko kanina, tinanong ni Pastor Dennis, anong na-research mo? Saan sa tingin mo ang Eden? Ay, ako Pastor, hindi ko alam. Sabi niya, kasi sinundan daw yung mga ilog na apat. Dalawa na lang ngayon na iwan sa ilog. Sabi niya, natagpuan na ito ay nasa Israel. So marahil ito ay nasa Israel. Marahil, hindi natin alam. Dahil tahimik ang salita ng Diyos. Basta ang sinabi ni Moises, ano, ito ay nasa silangan. Silangan ng ano? Kung saan ito sinulat ni Moises, nung parang pagpaliwanag ni Brother Pito, east of Israel, sa pananaw niya. Sa pananaw niya. Ngayon, ito nakatitiyak tayo, itong Eden ay ano? Sobrang ganda. Sobra talagang ganda. Lahat ng ginhawa nandito sa paraiso na ito. Dahil ito ay hinanda ng makapangyarihang Diyos para sa tao. Ano pang sinabi? Verse 9. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy ng nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Mga kapatid, mula sa talata na ito, makikita natin na talagang pinlano ng Panginoong Diyos bago niya ginawa ang tao. Bakit natin sinasabi yun? Sa talata nakalagay, nilagay niya ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masarap ang bunga. God really planned and prepared this place Eden for man. Talagang pinag-isipan, talagang pinaghandaan. Hindi lang basta-bastang puno. Anong sinabi? Talagang magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Ni-imagine ko na nga lang yung mga punong kahoy na ito eh. Kung gaano kasarap siguro ang mga punong kahoy at bunga na nandirito. Alam nyo ba yung pag tinignan nyo sa libro ng Exodo, gusto nga pag-aralan ni Brother Peter ito, alam nyo ba yun, nung pumunta yung mga spiya, alam nyo kung gaano kalalaki yung grapes nila, hindi kayang buhatin ng isang tao. Kailangan dalawang tao ang bumuhat ng ubas na nakalagay sa tangkay. Ganong kalalaki yung mga bunga. Kung doon, wala na ngayon sa Eden, ganong kalalaki, ganong kaya katindi ang mga bunga dito sa Eden na ito? At ano pang sinabi? Pansinin niyong mabuti ito. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nakita po ninyo ito? Mayroong dalawang binanggit na punong kahoy. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Dalawa ha. Sabi ko nga sa misis ko kanina nung pagkatapos sa English service, alam mo dati, sa mga una kong Bible, sa hindi ko alam na dalawa yung binanggit na puno. Hindi ko alam. Pero nung binanggit yon, nagkukunwari akong alam ko. Kung meron dito, hindi alam na dalawa. Merong tree of life, a tree of knowledge of good and evil. Ang pwedeng kainin, tree of life. Ang hindi pwedeng kainin, tree of knowledge of good and evil. Magkaiba po yung puno na iyon. Okay?
Anong pang sinabi? Pag tinignan ninyo yung verse 10 hanggang 14, talagang kapansin-pansin. Hindi pa umuulan nung panahon na ito. Walang ulan. Perfect state eh. Okay? Perfect state. Kumbaga, ang sinasabi nga, parang dire-diretsong may tubig na para diligan yung mga halaman. At hindi lang yun, nakalagay pa na mayroong apat na sanga ng ilog na nagdidilig dito sa hardin na ito. Ano yung apat na ilog pag tiningnan nyo sa verse 10 hanggang 14? Ang una ay ang tawag ilog pishon. Ang ikalawa, ang tawag ay ang gihon. Ang pangatlo, ang Tigris. At ang pang-apat ay ang Euphrates. Sabi nga ni Pastor Dennis kaninang umaga, dalawang na lamang ang existing sa mga ilog na to. Yung dalawa wala na. Hindi ko ma-verify pa ho yan. Kaya nga ito ang nagbibigay ng tubig sa Eden. Itong apat na ito. Ito ang apat na ilog. At nagpatuloy, tingnan nyo verse 15. Anong sinabi? Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Kapansin-pansin mga kapatid. Kahit na nandoon na sa paraiso na ito, sa Eden, ang lahat ng pangangailangan ng tao, anong sinabi patungkol sa unang tao? Siya ay nagtra-trabaho. Pansin niyo ho yun? Kahit kumpleto na, man work. Huwag nating isipin na yung unang tao na sa loob ng Eden, sa paraiso, nakahiga sa duyan. Isip natin, nakahiga sa'yo, kumakain na gano'n. Hindi ho. Si unang tao ay nasa paraiso at nagtatrabaho. God work, man also work. Malinaw ho iyon. Kasi isipin natin, sa paraiso, walang ginawa ang tao. Alam niyo ba yan, sa heaven din, mayroon din tayong trabaho. Kaya nga't mga kapatid, anong sinabi? Verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakainin mo iyon ay mamamatay ka. Mula sa mga talata, anong sinasabi? Kahit anong bunga sa punong kahoy, pwedeng kainin ng unang tao ni Adan. Kahit ano, maliban sa isang bunga na ito ng punong kahoy na nasa gitna ng Eden. At ano yun? Ito ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Pwede niyang kainin yung bunga ng Tree of Life. Sabi nga ng mga dalubhasa, yung bunga ng Tree of Life would give man eternal life every time they ate. Pag kumain sila, hindi sila mamamatay. Ngunit, pag kinain nila ito, ay doon sila ay mamamatay. Sa dinami-dami ng punong kahoy doon, na magaganda ang itsura, kapansin-pansin. Bakit pagdating sa chapter 3, ito ay kinain ng tao? Hindi natin kukunin ngayong hapon yan. Next week. Okay, next week natin kukunin yan. Bago tayo magpunta sa ikatlong bahagi, sa huling bahagi, mga kapatid, tatanungin ko kayo, sa mga talatang binasa lamang po natin, di ba grabe ang paghahanda ng Panginoong Diyos para sa tao? Grabe. Isipin nyo na lang kung nilagay niya ang tao sa day 2 o day 3. Ay paano na yun? Naku po, patay na. Diba? Doon hinihiwalay pa lang ang langit at lupa. Wala pang mga halaman, wala pang mga ibang mga hayop at ano. Isipin mo yun, nagka-windang-windang siguro tayo doon. Hindi ho. Talagang hinanda muna lahat ng Panginoong Diyos, pati ang kakainin ng tao, at doon ginawa niya ang tao. Talagang pinlano niya, talagang hinanda niya. Tanong, ano para sa atin to? Dumating na ba ang panahon na talagang
tinatanong natin, Lord, nakalimutan mo na yata ako. Anong sagot doon? Hindi. Hindi. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoong Diyos. Siya nakakalimutan natin, tayo hindi natin nakakalimutan. Siguro ang pakiramdam natin, ang layo natin, alam mo, hindi siya lumalayo. Anong sagot? Tayo ang lumalayo. Kung ang buong kalawakan, kung ang buong mundo, hinanda niya, ginawa niya para sa atin, lahat ng pangangailangan natin, ano pa kaya? Nakuha natin mga kapatid. Kasi di ba, dumarating ang panahon na talagang kahinaan natin, kababawan ng pananampalataya natin, we really question God. Lord, bakit ganun? Huwag tayong mag-alala mga kapatid. Dahil sa grasya at pagpapala ng Diyos, kung ano man ang dinaraanan natin, for as long as hindi disiplina yan dahil sa kasalanan natin, ha? Kung disiplina yan, kailangan matuto tayo. Ngunit kung yan ay dahil sa pagtatalaga sa atin, alam niyo yung pagtatalaga sa English, sanctification, ano ang dapat dyan? We just persevere. Mula Genesis pa lang, kitang-kita na natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At pansinin niyo ang susunod na mga talata pa. Kakaiba talaga ito. Mula kanina sa paglikha ng tao, mula doon sa ikalawang dibisyon sa mundo at gawain ng tao at trabaho ng tao, tingnan na ngayon natin ang kasama ng lalaking tao. Verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Mga kapatid, itong mga nakaraang linggo, palaging pag ginawa ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, it was good. Di ba? It was good. Palagi, maganda yung sa English eh. Pag kinreate niya ito, it was good. Pag kinreate niya yung mga halaman, it was good. Pagdating dito sa talata natin, anong sinabi? Hindi mabuti na mag-isa ang tao. It was not good for man to be alone. Wow! Palagi, day 1 to 6. God saw it and said it was good. Pagdating dito, hindi mabuti, it was not good for man to be alone. Hindi po sinabi ito dahil may masama na nangyari or may masamang nagawa. Hindi ho. Ngunit binigay ng Panginoong Diyos mismo ang kanyang pananaw, ang kanyang komentaryo patungkol sa pamumuhay na mag-isa ng tao. It is not good. It was not good for man to be alone. Diba? How can man be fruitful? How can man multiply? Paano paghaharian ng Diyos? Paano paghaharian ng tao? Paano pangangalagaan ng tao? Ang mundo, paano niyang pangangalagaan? Paano siya magpaparami kung mag-isa lamang siya? Kaya nga't sinabi dito sa mga talata na ito, hindi mabuti na mag-isa ang tao. At ano bang sinabi? Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sa English, I will make him a helper. Pag tinignan nyo yung salita na helper, makakatulong sa Hebreo, ang binibigay na kahulugan niyan ay bibigyan siya ng kasama na katulad niya, na makakahalubilo niya, na kumbaga makakausap niya. Bibigyan siya ng makakatulong niya na where he can multiply and subdue the earth. Na para pwede nilang punuin ang mundo. Ang pwede niyang makakasama upang kasama niya na talagang pagharian ang mundo. Mga kapatid, gusto ko lang i-diin ang sinabi ni God na makakatulong, helper, ang ibibigay, hindi magiging kompetisyon. Okay po? Ito ang sinasabi rito. Bibigyan ko pa siya ng isang angkop at makakasama at makakatulong. Anong sinasabi ng salitang angkop? Pag sinabi natin suitable sa English, angkop, yung pwede niyang makausap, pwede niyang makasama sa tawanan. At alam po ninyo, mula muli sa mga talata na ito, makikita natin muli ang pagmamahal ng Diyos sa atin.
Mula sa una pa lang, iniisip na ng Panginoong Diyos yung estado natin. Kung tutusin, pwede niya lamang tayong iniwan ng Panginoong Diyos kasama ang ibang mga hayop. Di ba? Pupwedeng gumawa ang Panginoong Diyos ng paraan na yung tao dadami mag-isa. Pwede yun eh, kung gugustuhin ng Panginoong Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Panginoong Diyos, Diyos mismo ang nagsabi na hindi mabuti na mag-isa ang tao. Talagang grabe tayo inisip. Hinanda niya na ang lahat at hinahanda niya pa ang makakasama ng tao. Kung tayo lamang ito, di ba, iisipin lang natin sarili, eh, bahala ka sa buhay mo, ganun tayo, di ba? Hindi ganun ang Diyos. At anong nangyari? Tinin nyo verse 19, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan. Anong ginawa rito ng Panginoong Diyos? Dinala niya ang mga ito upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan. Anong ginawa dito ng Panginoong Diyos? Literal. Ang lahat ng ginawa niyang hayop ay kumbaga parang pumarada sa harapan ng unang tao. Nagparada. Parade. Nakakita. Pag tinanong yung, Brother Rico, pwede talaga yan? Pwede. Bakit? Kung siya nga ang gumawa ng lahat, imposible ba na padaanin niya sa harap ni unang tao ni Adan ang lahat ng hayop? Di po ba? Pwede. At para saan ang dahilan? Ang sinabi ng mga tala ng talata ay upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Ang pagbibigay ng pangalan. Siguro ang sasabihin naman ng iba, paano naman gagawin ng tao yun? Bibigyan niya ng pangalan lahat? Hippopotamus. Di ba? Ang hirap nun. Ano spelling nun? Yeah? Crocodile. Ganito yung mga kapatid. Joke lang yan. Ha? Ganito yun. Siguro iisipin nyo, paano gagawin ng tao yun? Ang hirap nun, di ba? Alam nyo, baka kasi mali ang pananaw natin. Tandaan natin, nung panahon na nangyari ito, ito ay bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Perfect state. Perfect. Pag sinabi kong perfect, yung talino niya noon ay sobrang layo ng talino natin ngayon. Kumbaga, excuse the word, bobo tayo kumpara sa unang tayo, tao. Perfect yun eh. Pre-fall, before sin. Kasi iniisip niyo yung unang tao, yung mga tipong, di ba? Yung parang caveman, hindi ho ganun ang unang tao. Perfect. Sobrang talino. Alam nyo ba, sinasabi ng mga doktor, na ang gamit natin sa utak natin, 10% lang ang ginagamit. Siguro ako 5, no? 10%. Kung ito perfect state, baka ang gamit dito ng unang tao, 100% ng brain niya. Sobrang talino ng tao noon. At hindi lang yun. Anong ginawa rito? Pumarada sa harapan niya para bigyan ng tawag. At kung ano man ang tawag, yun ang pangalan. Ako'y naniniwala at sinabi din ng maraming komentaryo na hindi pinarada ang mga hayo para bigyan lamang ng pangalan. Yes, importante ang pangalan, no? Pero alam nyo, ito ay pinakita ng Panginoong Diyos sa unang tao kay Adan para makita mismo ni Adan. Kasi pag nakita niya ito, okay, ito yung kakaibahan ng hayop na to dito. Ito ang tawag dyan. Ito ang kakaibahan ng hayop na to dito. At ano pa ang napansin niya? Napansin sigurado niya na mayroong lalaking hayop at babaeng hayop na kapareho ng hayop na ito. Talagang ipinakita ng Panginoong Diyos sa unang tao kay Adan ang mga hayop na ito para makita mismo ng dalawang mata niya ang ano. Anong sinabi? Ngunit wala isa man lamang sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Yun ang sinabi. Matapos makita lahat ng unang tao ni Adan ang mga hayop na ito, napansin ni Adan na walang katulad niya. Napansin niya rin na kunwari yung zebra, may babaeng zebra, may lalaking zebra.
nakita niya ang kasarian. Talagang pinakita ito ng makapangyarihang Diyos. Mapansin ni Adan. Siguro nakita siguro ni Adan, yung giraffe. Wow! Long-legged, di ba? Kaso, hindi bagay sa akin. Long-necked naman, di ba? Long leg, long neck. Nakita niya siguro yung crocodile, okay na rin, pero ang tigas ng balat, hindi ka pareho ko to. Nakita niya yung hippopotamus, sobrang taba naman ito. Nakita niya siguro yung gorilla. Mukhang pareho, pero ang daming balahibo. Napansin ito ng tao. At alam po ninyo, nung napansin na ito ng tao, anong sinabi sa verse 21? Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Pinatulog niya ang unang tao, si Adan. Yung unang anesthesiologist, alam niyo yung anesthesiologist, yung nagpapatulog bago operahan. At anong ginawa niya? Habang nahihimbing, tulog si Adan, si unang kinuha sa tadyang. Pag tinignan niya yung salitang Hebreo, pupwedeng tadyang or pwedeng ang ibig sabihin din gilid. Kinuha ang tadyang at anong ginawa? Pagkuha sa tadyang, pinaghilong ang laman. Commercial lang. Alam ba ninyo, mayroon tayong isang tadyang dito na lumulutang? Floating rib. Sabi nga ng mga doktor, dinuduktong nila, siguro kaya lumulutang ang isa, yung pinakababa. Nakalutang yan, hindi buo. Baka yan yung kinuha ng Panginoong Diyos. Na ngayon ko hindi lumulu, ayan, dumahawak to. Baka mabali, hindi loka lang. Alam niyo, kung wala lumulutang, ay baka mami, kasama ka doon sa gorilla, hindi loka lang. Okay, so kinuha ng Panginoong Diyos, verse 22, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. Nung kinuha ang tadyang, at mula dyan, ginawa niya ang isang babae. Anong kapansin-pansin dito mga kapatid? Sa lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos, di ba galing sa lupa, sa ground, galing sa alabok, ang hayop at ang lalaki, kakaiba kayong mga babae. Kayo galing mismo sa tadyang ng lalaking tao. Grabe no? Sobrang unique kayo, sobrang personal kayo. Kaya talagang yung relasyon ng lalaki, babae, mag-asawa, ay sobrang kakaiba. Talagang hinanda ka para sa kanya. Ganong katindi ito. Mula sa tadyang, kaya nga commercial, hindi natin pwede sa babae sabihin, alam mo yung lupa ka. Hindi, sa aming lalaki lang yon. Tsaka sa mga hayop. Pag sa babae, pwede mong sabihin, amoy buto-buto ka. Nalala. Okay. At anong sinabing ginawa sa talata? Ang tadyang na ito ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Grabe si Lord, no? Di ba kanina pinakita ang lahat ng hayop? Talagang pinakita, tamo, wala kang kapareho dyan. Handaan mo to. Nung ginawa na ang babae mula sa tadyang, dinala ito sa lalaki. Kinikilabutan ako eh. Bakit? Tingnan niyo ang verse 23. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Nang magising ang lalaki, nakita niya itong babae. Pumasok siya sa senti mode. Alam niyo yung senti mode, di ba? At alam po ninyo, nung nasa senti mode siya, ano nangyari? Ito ang very first love song. Kala nyo natatawa, hindi. Pag tiningnan ninyo sa Biblia ninyo, tingnan nyo kung paano nakasulat yan. Nakaparang poem form. Hindi, mali yun sa PowerPoint. Poem, tama ba? Ganon ang pagkakasulat niyan. Kasi yan ay isang parang poem form. Kumbaga, nung sinabi ito ni unang tao ni Adan, talagang sa sobrang ganda na nakita niya, kumanta siya. Ano yung sinabi niya? Sa wakas, narito ang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Bone of my bone, flesh of my flesh. Ito yung sinasabi. Talagang namangha itong si unang tao, si lalaki. Kumbaga nang nakita ito ng unang tao ni Adan,
ito talaga ang katulad ko. Yung makakausap ko, makakahalubilo ko. Kaya nga't sinabi niya, she is bone of my bone. Mga kapatid, grabe ang ginawa dito. Kumbaga, di ba? Kumbaga parang sa kasal, di ba? Sa kasal. Di ba? Bago pumasok ang bride. Suspense, di ba? Bumubukas yung pinto. Nung ako, nung makita ko asawa, wala na asawa ko, baka nandiyan mamaya, no? Nung talagang bumukas, alam mo, naiyak talaga ako, hindi ko lang pinapakita eh. Nung si G nga kinasal, ako naiyak eh. Kasi talagang grabe, kumbaga parang ganito ang ginawa ng Panginoong Diyos. Matapos ipakita ang lahat ng hayop, ito na. At anong sinabi? Pansinin, sinabi ng lalaki sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya. She shall be called woman. Okay. Sa Hebreo, yung salitang man, ish. Yung salitang woman, isha. Okay, baka iisipin nyo, dahil woman, ish, isha. Hindi ho ganun yun. Di ba? Kasi isipin na, Rico, Rica. Hindi ganun sa Hebreo itong salita na ito. Ganito po yan. Alam nyo yung ibig sabihin ng salita na isha? Sa English, soft. Sa Tagalog, malambot. Grabe, no? Nung makita ito ni Adan, si Eva, she shall be called Isha. Why? Katulad niya, ngunit soft. Grabe, no? Sobra. Kaya talagang kamangha-mangha ang ginawa dito ng God really made man appreciate the woman. Talagang ihinanda ni Lord ang lahat ng ito para kay man. Kaya nga, she shall be called woman. Babae ang itatawag sa kanya. Ano pang sinabi? Sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Anong pinapakita doon? The uniqueness of the woman amongst all creation. Sobrang special si woman, si Isha, si Soft. Verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Ano to? This is the establishment of what? Ng kasal, marriage. Marriage. Ang magiging tuon ng pansin ni lalaki ay si babae. Kaya't iiwan niya ang kanyang ama't ina. Ang focus na ni lalaki ay si babae. Hindi marriage seminar ito. Kasi sa marriage seminar, itong topic na ito, itong verses na ito, dalawang topic ito. Hindi natin kukunin. Antayin niyo yung marriage seminar natin soon. Pero anong sinasabi dito? Ang pinapakita sa atin dito, mga kapatid, kung gaano katindi ang paghahanda, ang pagpaplano ng Panginoong Diyos sa lalaki at sa babae at pagpinagsama na ang lalaki at babae. Sobrang sagrado po ito. Talagang pinag-isipan, pinlano at pinaghandaan. Nakuha niyo yun, mga kapatid. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Paano nagiging isa ang mag-asawa? Ano ang ebidensya niyan? Pag nagkaanak na si ama at si ina. That's the proof that they are truly one. That only God, by His grace, can actually make happen. Nakuha niyo yung mga kapatid. Mula sa day one ng creation, hanggang dito sa punto na ginawa ng Panginoong Diyos ang babae. Ano makikita natin dito? Grabe talaga ang pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos. How He thinks about us, how He prepared things for us, how He continuously provide for us. Ito ang makikita natin dito. Kaya nga, dun sa una, Elohim, God Almighty. Pagdating dito, Yahweh Elohim. Sobra siyang, yes, the Almighty Creator is so personal and intimate with us. Especially sa konteksto ng mag-asawa. Kaya pansinin nyo verse 25. Anong sinabi? Kapwa hubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya.
Siguro iniisip nyo, nung una kong pinag-aralan to, ba't biglang tumalon tong verse na to dito? Bakit? Parang out of place. By God's grace, with much prayer, anong sinasabi rito? Bakit hindi sila nahihiya? Dahil wala pang bahid ng kasalanan. Walang kasalanan. Kapansin-pansin, pagdating sa next chapter, pagpasok ng kasalanan, lahat ng malisyoso at malisyosa, nandun na. Ano ang ibig sabihin nun? If we move away from the very design of God, problemang malaki. Kaya nga, anong makikita natin dito? Ang marriage is only between man and woman. Hindi man to man, hindi woman to woman. Ang sexual relationship is only man to woman. At ang sexual relationship is only towards the spouse of the man and the spouse of the woman. God created Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Nakuha niyo yun? And once you move away, lumayo ka sa plano na iyan. Problema. Makikita natin yan pagtungtong ng chapter 3. Kung hindi ako nagkakamali, tatlong hati ang chapter 3 natin. Kaya nga, ano ang punto natin dito mga kapatid? Mula sa day 1 ng creation, ang linaw na binigay ni Brother Peter, ang linaw na binigay ni Pastor George. Ngayon dito, sobrang simple rin kung paanong ginawa ng Panginoong Diyos tayong tao. All the plan, all the preparation, di ba? Kaya nga't mahiya-hiya na ho tayo kung gusto pa natin gumanon. At kung intentional pa tayong gumanon, alam mo na ang susunod dyan. Alam mo na ang pinasukan mo, alam mo ang magiging problema mo. Kaya nga tayo ay maglaan ng isa o dalawang minuto upang ating talagang pagnilay-nilayan. Kung gaano talaga tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Patunay sa paggawa niya sa mundo at sa buong sangkatauhang tao. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, tunay na pinupuri ka namin dahil matapos naming makita at matutunan ang lahat na nakasulat sa libro ng Genesis 1 at 2, tunay na kayo po ay makapangyarihan. At hindi lang makapangyarihan, Panginoon, kayo ay sobrang mapagmahal sa amin, mahabagin sa amin. Kami ay nagpapasalamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa grasya ng katotohanan mula sa salita ninyo. At dahil dito, Panginoon, kami ay nakatitiyak na wala pong makapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya't ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat.